Hey, Podsters, welcome to Podcast VAs Philippines, where we connect with podcasters and podcast managers, as well as help aspirants learn more about podcasting and podcast management. Sa session na ito, kasama natin si Jeck Ramos-Jaca, the man behind Jeck Talks Tech, a podcast that's ranked number one consistently in Apple Podcasts Tech News category for 10 consecutive months. As of May 25th, Jeck Talks Tech garnered a total of 23.2 total downloads on different podcast streaming platforms and an average of 90.76 retention rate on Spotify. This makes him the person in authority to talk about growing a podcast. So together, let's learn different strategies from him on how you can grow your clients or your own podcast show. Magandang gabi, Podsters. Welcome to Podcast VAs Philippines live session. This time with our very own Jeck. Nagkamali pa ako ng apelido nito. Jeck Ramos. Jaca. Oh, Jeck. Haka. Okay, sorry. Yes, of Haka. Jeck Talks Tech. Yes, welcome. How do I call you? Sir Jeck? Jeck or what? Jeck lang. Walang Jeck sir, lang. Walang ganun. Welcome. How are you? It's nice to be had. Maraming salamat for having me on tonight's live stream or whenever or wherever are you watching this or you're watching this live on Facebook or a little bit later on YouTube. Thank you very much. And I can't even recall the first time that you have invited me, probably 3 months ago or 4 months ago. Ngayon lang natuloy, so I'm happy to be here. Thank you for having Ngayon me. Ngayon lang natuloy. And can I just say, itong mga ano kasi yung makikita mo talaga kasi sa group kung sino yung mga, you know, willing to help, willing to support. And Jeck here is among those people who are really commenting, giving advice and tips like always. So sabi ko, please, kahit hirap na hirap ka sa schedule mo, isingit mo naman yung sa akin. Ayan. And finally, naisingit, no? And advance, happy Father's Day. Dahil Father's Thank Day Thank you. Uy, Father's Day episode ba to? Parang yung last month? wala namang emo-emo na magaganap. Pero ano, wala naman. Wala naman. Pero yes, like Father's Day special. So we are interviewing a father. Yes, welcome to everyone who are here. At sabi ko nga, wag na, hindi na kami mapapatumpik-tumpik dahil may replay naman ito, no? Please, share with us, how did you find out about podcasting and what made you decide to start one? Hmm. Okay. So, medyo mahaba yung story. If we have enough time, sure. Pero it all started probably a decade ago when podcast is not even available sa Android. I'm a big Android fan or I'm an Android user. Probably my first smartphone is an Android device. And then meron akong idol na nag-podcast. Eh, nung time na yon, wala namang available na podcast sa Android. Wala pang Google Podcast noon. Mm-hmm. Wala pang Spotify Podcast at the time. So, bumili ako ng iPod Touch. Fourth gen to be specific. Para sa makapakinig podcast. Ng podcast. Yeah, for podcast reasons. So, to answer your question, I'm a fan first. I'm a podcast listener first before even establishing my own. If you Google it, marami na akong podcast na nasimulan before, pero that was I think 2016 when I started podcasting with my cousin. So 2016, and then hindi siya natuloy, hindi siya naging consistent kasi schedule. May full-time job, and then nasa Manila pa ako at the time. Yeah, nasa Manila pa ako at the time. And then yung cousin ko is graduating. So nagtrabaho na rin siya after graduation, so hindi na namin natuloy. And then, dito sa Lucena, meron kaming basketball club. It's called Weekend Basketball Club.
plan namin na gumawa ng YouTube channel to vlog and to give some highlights na alam mo naman na kami-kami na lang din yung manonood and mga sneaker reviews kasi aside from you know, basketball players, may hilig din sa mga sapatos yung mga kasama ko. So we plan to do that. And that's the house bands. Now, pandemic happened. So we cannot, you know, play basketball. Until now, I haven't even played a single basketball game until now. So, hindi kami pwedeng magkita. We stayed at home since naka-quarantine tayong lahat. And we should be, by the way. Doon ko napasok yung, what if mag-podcast na lang kaya tayo? So, pwede natin gawing every week and then online lang, online recording. And since ako yung may experience at saka ako lang yung listener at the time, ako nang bahala sa lahat. Sabi ko, ako nang bahala mag-compile niyan, akong bahala mag-edit. And isa pa yun sa mga passion ko, yung video editing. Gusto ko, ano, may video. So, yun, na-enhance din naman yung skills ko by doing that. But then again, another unfortunate event happened, which is na-accident yung isa naming kasamang host. So doon ako nag-isip na, what if gumawa kaya ako ng sarili kong show? Na something that I am enthusiastic about. Something that I'm familiar with. Not necessarily as an expert. Kasi I am not an expert on this field. I am not even an IT graduate. Would you believe that? But I'm talking about tech. It just so happened that I'm comfortable discussing it with other people. I'm comfortable discussing it with, you know, even probably in a large audience. So, dun nag-start yung, ano, yung idea ng Jeck Talks Tech. Kasi, enthusiastic ako dun sa topic na yun eh. And then, na-excite ako every time na pag-uusapan siya. Kasi, I do believe kung hindi ka magpapakita ng enthusiasm towards dun sa isang bagay, bababa yan sa priority list mo. So, since enthusiastic ako dun, lagi siyang nasa priority list and dun na nag-start. And also, would you believe na secret podcast yung Jeck Talks Tech before? Really? Yeah. Paano siya biglang naging top one? Kasi yun yung ano eh, like, for those who don't know, Jeck Talks Tech, baliktad pa. Oh. Jeck Talks Tech is... Medyo may pagkatang twister. Oo nga. Is consistently number one in the Philippines for tech news podcast. Paano? Ganito yan. So since, yeah, nasabi ko na secret podcast siya before, I'm not even posting it on my wall sa personal account. Yung tuloy-tuloy lang akong nagpa-podcast every week. And then pinopost ko lang siya, ina-upload ko lang siya sa Anchor, which is free. So, one time, may nag-send sa akin ng screenshot na nung chartable, may nag-send sa akin ng screenshot. Number 33. Oh, wow. Okay. Sabi ko, that was, I think, August of last year. So, number 33. And then, may arrow down na 7. So, ibig sabihin, the previous day, mas mataas. Di ba? Yes, yes. So, doon na ako uy, may nakikinig. May nakikinig pala. Kahit papano. So, doon na ako gusto ko maging consistent. So, every week, I just made sure na meron akong episode. Kasi, sa podcasting, yun naman talaga yung iniintay ng tao eh. You need to be consistent. And even those foreign podcasts that I listen to, consistent yung uploads nila. So, dati naalala ko, every time na uuwi ako sa Lucena from Manila, so Friday yon after shift, may playlist na ako doon ng mga podcast kasi alam ko, during Friday sila nagre-release ng schedule. So, ganun din yung ginawa ko doon sa sarili kong podcast na I follow a strict schedule para, alam mo yun, may, sa mga quote-unquote followers, may nag-aabang. Yes. So, yun. So, ginawa ko lang siyang consistent and then eventually,
So from 33, nag 20, nag 10. Sabi ko nun, ang goal ko lang top 10. Wala lang. Goal mo lang sa para sa sarili mo. Goal ko lang, ano, mag top 10, masaya na ako. And then eventually na yun, nakita ko na, uy, nag number 1, screenshot. may ebidensya. Number 1. Uh-huh. And then eventually, na-sustain niya na number 1. So from September until now, every month, bilangan nyo lang kung ilang buwan yun. Number 1 sa tech news category. Yun. Okay, you kind of tackled about this already, no? Pero let's talk more about it. Kasi sabi mo kanina na maganda yung you're comfortable talking about it. So let's talk about picking a topic. Why is it essential na dapat mahal mo yung topic na pipiliin mo kung gagawa ka man ng podcast? Okay, napakagandang question. Now, every time na meron akong speaking engagement, ang number one sa bullet point dun sa deck is dapat pag magdi-discuss ka ng topic, dapat factual. So, kasi may makikinig sa'yo eh. Kahit nagsisimula ka pa lang naman eh, even on a small scale, someone will be able to listen to you. Someone might listen to you. Someone will believe you. So, pag mag-discuss ka ng topic, dapat factual. May sources. And it just so happened, dun sa category ko, it's news. It's all over the internet. Mm-hmm. Yeah. So, pag may nagtanong, saan galing yun, may source. Article, at saka, may mga articles. And it's always included dun sa show notes. I always ensure na naandun siya. Kasi, yung tech news naman, hindi mo naman yun babasahin lang eh. Di sana, binigay mo na lang sa kanila yung link. And then, sila na lang yung magbasa. Huwag ka na mag-podcast, kung ganun. So, ang ginagawa ko dun is that I explain, you know, those articles that I found interesting using layman's terms. Using layman's term. Para hindi lang mga tech enthusiasts yung makikinig. May ibang reach. So, kahit hindi ko masyadong naiintindihan, halimbawa ako, hindi ako masyadong techie person, kahit hindi ko siya naiintindihan at first, pag nakinig nila sa podcast ko, mauunawaan nila. Hopefully. So, yun. Yes, kasi so, dapat mag-research ka muna. Yung podcast mo. Talagang, it's simplified. I think that, that's why. Yeah. That's, na-hit mo. It needs to be simplified. And in order for you to reach more people, use simple terms. Use layman's term. That's a good point. Kasi yan din ang diskarte sa blog. Like, you don't have to use mga highfalutin words sa blog mo kasi hindi maiintindihan. It needs to be like easy on the eye. Ganun din yung exactly. Ano. So, easy on the ears naman. Easy on the ears naman yung podcast. Ayun. Can you share with us yung process mo, if there is any process, kung paano mo ginagawa yung podcast mo, like from concept to promotion? Now, kasi you're promoting, kasi hindi na siya private podcast. Alam mo, one thing that I appreciate dun sa group mo, sa podcast VA Philippines, is that you create a, you know, a template or a guide para sa mga aspiring podcasters, para sa mga aspiring podcast VAs, sa mga editors, mga researchers. Pare-pareho naman tayo ng ano eh, ng workflow. May mga nag-iiba-iba lang ng konti, pero the concept is the same. Yeah. So when I produce a podcast, number one dyan is the research process. Magre-research ka muna ng mga topics na i-discuss mo dun sa episode. And on my own, isang buong linggo yan. So I start from Monday and then matatapos ako ng research. Yung dun sa research, kasama na dun yung ano, yung sulat ng mga bullet points. Now, dun sa buong isang linggo na yan, from Monday, probably until Saturday morning, yun yung buong research process. And then, I record
every Saturday. Which is ngayon. Ngayon. So, ibig sabihin after nito? Hindi, galing ako from recording. Oh, okay. That's good. Inuna ko yung recording before this live stream. Oo, baka mapahaba sa tanong eh. Mahirap na. Oo, isa pa yun. Baka mapasarap tayo ng kwentuhan. Mabutin tayo ng siyam-siyam ngayon. Hindi ako makapag-record. So, yun. I strictly record every Saturday afternoon. And then, same day edit. Wow. That's what I do. So, recording nice and editing. Nice print ito. Yun. Parang ganun. Same day edit. Para fresh pa. And then, meron din akong tinatawag na, kung sa videography, meron tinatawag na shoot to edit. Meaning, kung ano yung sinushoot mo, you're thinking about editing. Para maganda yung flow. Sa podcasting, meron akong tinatawag, ako naman, ginawa ko to sarili ko. Meron akong tinatawag na record to edit. So, I record myself thinking about editing on a later date. Parang ganun. That's nice. So, pag nagre-record ako, halimbawa, pag may mali, cut, ulit, record. Or, halimbawa, ito, mga ganyan. Normal yan eh. Normal sa tao na merong ganun eh. Tsaka yung, mga ganun. Tsaka yung mga breathing. Normal yun. So, when you listen to yourself upon playback, pag hindi mo nagustuhan, pwede mong balikan agad. Pero, nasa recording process ka pa rin, hindi ka pa nag-e-edit. So, yun ang ginagawa kong technique para yung editing process na gagawin ko later on is mas madali na. Isang pasada na lang. So, meron din akong nagawang technique na kung gaano kahaba yung recording. So, say for example, I do have a 30-minute audio recording. Yung editing ko, 30 minutes din. Ganun ko siya nagawang ipasimplify. Yo. Wow. Parang ganun lang. Ganun ko siya na-simplify by doing this on a weekly basis for almost a year now. Because today is the 19th of June. The very first episode of my podcast, Jeck Talks Tech, is 30th of June. So I'm going 1 year na sa 30th. So I've been doing this on a weekly basis for 52 weeks. 52, 1 year. So, naka-invent na ako or naka-establish na ako ng sarili kong workflow when it comes to recording and editing. Kaya napasimplify ko na siya. Pero it doesn't come easily. Hindi siya ganun kadali na na-establish ko agad siya. Na-discuss ko sa inyo ngayon to kasi I've done it. Nagawa ko na siya beforehand. So, kaya ako nasasabi ngayon is because I was able to do it myself. So, yun. So, after nun, after ng recording, next is editing. Doon na. Yeah, maglalagay na ako ng mga background music, lalagay ko na yung intro. And then, after nun, exporting, di ba? Pagka-export, sulat ngayon ng show notes. Yes. Mabilisan. Again, we're still on a Saturday, ha? Diba? Yes. Research is Monday until Saturday morning or until Friday, and then recording and then editing Saturday. Sulat ka ngayon ng show notes. And then, ang ginagawa ko na ngayon is I schedule my podcast to be published the following day. So, every Sunday at 9 a.m., hopefully magpop-up na yung yung episode sa mga newsfeed or sa mga podcasting platforms. Kasi ina-upload ko siya Sunday evening. Saturday evening to be published Sunday morning. So ganun siya ka-consistent. I think for the past 6 months. Ganun yung ginagawa kong workflow. Talk about consistency. There's a reason why my podcast is just a passion podcast and yours is number one. Kasi hindi ako consistent. May mga time akong nakakalimot ako. But, busy ako. Yun pala. Pero that's all just excuse. Dapat may tanong ako na nawala sa isip ko. Importante to eh. Nakalimutan ko. But, sana bumalik. Kung mapapansin mo, yung sinabi ko, it's almost the same nung nakapin post sa group. Yes. Kasi,
yun nga yung sinabi ko kanina na pare-pareho lang naman din yan eh. Magko-conceptualize ka, magre-research ka, magre-record ka, mag-e-edit ka, magpa-publish ka. Yun. Pare-pareho lang yan. And then, nalimutan kong sabihin kanina na even on the Facebook page, which you should all follow, it's facebook.com/JeckTalksTech. Yes. Naka-schedule din siya. Galing, smooth. Naka-schedule din siya to be published the same time na mag-publish si podcast. Naka-schedule din siya. So, you can use that tool to schedule your post. Para hindi, katulad ko, Sunday, at as much as possible, ayoko nang mag-open ng computer noon na Sunday kasi pahinga ko na yun eh. Yes. Especially meron tayong full-time job, tapos meron pa tayong mga sideline, may mga speaking engagement, and then may family pa, which is the most important thing, di ba? Yes. So, as much as possible, ayoko nang mag-open ng laptop or ng computer on a Sunday. So, lahat, naka-schedule na yan. So, kahit tanghaliin man akong gumising ng Sunday, kahit alas 9 or alas 11 ako gumising ng Sunday, sureball ako na naka-schedule na yung post ko nung episode and then yung post ng Facebook sa page. Great. Yun. Okay, naalala ko yung tanong ko. Why Sige. Sunday 9 a.m.? Is that because convenient sa'yo yon, or meron kang chinek na algorithm na, oh, mas maraming following nito? Anong reason behind the time? Buti na touch mo yung algorithm. Sunday is the worst day para mag-upload ng podcast. According to research. Nabasa ko yun eh. I wanted to be different. So kung Sunday yung worst day, yung mga magre-research niyan, sureball, iiwasan nila yung Sunday. For sure. Kasi nabasa nila eh, na-research nila eh. Ayaw kong mag-upload ng Sunday kasi konti lang ang makikinig nun. Hindi nila alam, podcast is on demand. You can listen to it whenever and wherever you want. So regardless if I uploaded it on a Sunday, may 7 days span pa ako. Meron pa akong Monday, Tuesday, Wednesday, to gather more listeners. So, wow. That's a good point. Twinist ko siya. Kasi I wanted to be different. Ayaw kong sumabay dun sa, dahil yun yung sinasabi ng algorithm, yun na yung susundin ko. No, I wanted to be different. Yun lang. And maybe one of the reasons as to why the podcast is, you know, doing good in the charts is because if you search for a Filipino tech news podcast, yun yung makikita mo. Isa lang. Yun lang. Yes. And may mga lumabas before eh. Na, uy, may ano, meron ng mga lumalabas na Pinoy din dun sa category. Which is, I'm very happy. Kasi, hindi lang pala ako yung may interest sa category ko. And then eventually, nawala na rin, nag-fade out na rin. So talagang consistency ang kailangan. And you need to be different. Paano ako mag-stand out sa crowd if all of you are the same? So, yun yung ginawa kong, you know, yun yung naging concept ko kung bakit Sunday. And, mind you, hindi pa ako nagpo-post. Pag-check ko ng anchor, meron lang listens. Sometimes may 5, sometimes may 10. Pagkagising ko ng Sunday, ibig sabihin, may followers. So, ibig sabihin, regardless on what day ko i-upload yun, may makikinig at makikinig. And I'm very thankful about that kasi it's been happening na for probably even before I joined Cutprint. May ganun na. And I joined Cutprint technically December but I was launched January of this year. Pero even before joining Cutprint Podcast Network, which is I'm very happy to be part of, ganun na yung napapansin ko. So, wala siyang definite answer. Lagi siyang, podcasting is dynamic. Hindi ibig sabihin, ganto na yung nasimulan mo is ganto ka na all throughout. Yes. It can change. It's dynamic. Walang script dyan. Walang technique dyan. Walang strategy. The strategy is for you to adapt. Kasi kung, ito pa, something to share lang. Nung nag-start ako, hindi ako masyadong ma-stats eh. Hindi ako familiar sa mga stats, sa total number of listens, sa retention rate. And then, when I was interviewed by Cutprint,
isa yun sa mga tinanong nila sa akin. So, what's your retention rate? Hindi ko alam. Kasi I never checked it. To be perfectly honest. Mm-mm. So, dun ako nag-start tumingin ng stats. And then nakita ko, parang ang baba nito ah. Parang 25% pa lang nung show, nagda-drop na yung audience. Okay. So, ano ba yung sinabi ko or ano ba yung ginagawa ko during the first 25% of ano of the episode? Sabi ko, ah, yung monologue. Ayaw nila ng monologue. So, tinanggal ko totally yon and then eventually, diretso topic na agad. Mm-hmm. Eventually, yung retention rate nag-improve. So, yun, katulad nun, matagal ko nang ginagawa, about 6 months na, yung monologue na yun, hindi ko alam na ayaw pala lang tao. Ayaw pala lang listeners, nagda-drop sila, first 25% of the episode. Eh, what if, and aminin natin, yung magandang topic ng episode is nasa gitna or nasa dulo. Yes. Yeah. Di ba? Anong mangyayari kung first 25% pa lang ng episode is magda-drop na sila? So, hindi nila napakinggan kung ano yung meat nung show mo. So, yun yung binago ko. So, imagine, I've been doing it for 6 months na, binago ko pa siya. Kasi, numbers won't lie eh. Nandyan yan for us, para i-guide tayo. Yes. Yung mga numbers, ano yan, naniniwala ako dyan, kahit hindi ako medyo nag-ano sa numbers before, pero the moment na nakita ko na ganun pala, there needs to, something to be changed. Yes, yes. And something. Yung format, medyo binago, ayun. Dun eventually nag-improve. And then, ngayon, halos 92% na ngayon eh. Yung pinost mo kanina, 90%. Ngayon, 92% na. So, wow. Effective siya. Yun yung masasabi ko. Kasi, it happened to me before. Hindi naman to, number one agad eh. Galing to sa babae. Yes. Nagsimula to from scratch. I'm not even an audio editor before. I'm not even a host. I haven't even hosted an event. Pero nagawa ko kasi pinag-aralan, natuto, and then in-apply yung mga natutunan and yung mga experiences. In-apply. Para yung mga not so good experiences maiwasan. So yun, mag-change yan. Hindi yan dahil gusto ko ganito yung format ko. May monologue, may greetings, may summary, ganito, may ending. Magbabago yan. Kasi kung ganun yung ginagawa nyo, good for you kung established na. Pero believe me, pag nakita nyo, pag nagkaroon kayo ng pag nabasa nyo yung stats and you saw na something's not, working, you need to change it. And that's what I did. And nag-pan out naman. So, thank you, listeners. As always. Okay, you said something which is good na dapat nating i-discuss. Yung pag-search ng Filipino tech news, ikaw ang nag-appear. So, that's search engine optimization. Do you optimize your podcast titles? Do you do any of that? Or do you study as SEO? Familiar ako sa SEO because of my freelancing jobs. Aha. Pero, do you do anything magic? SEO? Ito na nga. Ito na nga. Excited. Nung nag-start ako mag-podcast, kung mapapansin mo, yung buong season 1, iba't iba yung formatting ng title. Kasi gusto ko nga iba. Katulad nung first episode, ang title lang niya, The Pilot. What's in it? Di ba? Yeah. The Pilot. Yung second episode, The Second Occurrence. Anong meron doon sa second occurrence, di ba? Yung third episode, 3MB. Kasi gusto ko lahat, gusto ko lahat tech-related eh. Kasi yung gusto ko nga maiba. Yes. Hindi siya nag-work. Yeah. Kasi, pag sinerge mo, alam mo yung 3MB, hindi sa, 3 hindi megapixels, yes. 3 megabytes, di ba? Mm. Yun yung mga usual na, yun yung usual na lalabas. Pag sinerge mo yung The Pilot, probably may movie,
Yes. May series. May novel, may series. Hindi yung episode ko, di ba? So, na-realize ko yun, late na. So, I think I was on episode 15 when I started introducing the topics dun sa title or incorporating the topics dun sa title. So, say for example, I talked about Bitcoin. Siyempre, ilalagay ko Bitcoin. Or I discussed NFT or non-fungible token. Ilalagay ko NFT dun sa title. Which is before, hindi ko siya ginagawa. I think, let's check ha. Hindi ako ano eh. Let's check Spotify. Grabe. You have time for questions, di ba? Nakapag-record ka na eh. We do. Nakapag-edit na. Nakapag-edit na. We have questions sa comment section. Please bear with us because this is a lot of learning and we'll go with your questions later. Ayun, tingnan mo yung mga episodes ko. Starting from the pilot, the second occurrence, 3MB, the fourth wall, the fifth element, di ba? The sixth sense, seventh grade, eighth, ninth gen, X, 11th hour, 1-2 punch. Alam mo, totally walang kinalaman dun sa ano. Walang kinalaman dun sa episode. So, na-realize ko na hindi siya nag-work. So, I better start changing the title. So, nag-start siya episode 17. Dun ako nag-incorporate ng mga topics dun sa title. Kasi nga, when you search about it, katulad ng episode 17, I talked about yung Apple event at the time, last year. I think that was September. So, eventually, pag may nag-search ng Apple event, lalabas si episode. Yes. Yun. The following week, yung episode ko, ano pa rin eh, meron pa rin title na about 17, pero kadugtong na dun yung mga topics. Yeah. So, SEO. Yes. SEO, yes. And I don't know if nagbago na to, but ang sabi is the only place na optimized ang SEO sa podcast natin is yung ating title daw. So, correct. It's very important that we think of na yung bago mo lagyan ng title yung episode mo, isipin mo na kung ano kayang keywords ang gagamitin mga searchable nila. Para i-search yung, para ito yung mag-appear. That's true. Okay, there's a never-ending question about audio quality. Do you think audio quality matters? Sige. Ito yan. Itong point ko dyan. And this is my own opinion, ha? Tatanungin muna kita. Pag nanonood ka ba ng YouTube, pag mahangin yung ano, yung audio, tinutuloy mo pa? Depende kung gaano kalakas yung hangin. Joke. Halimbawa, nasa outdoors and then mahangin yung ano, mahangin yung, "Wait, what's up guys? Welcome to my vlog." Ah, ganun. It really affects, I think. Yeah. Kasi audio is 50% of the video. Kasi kahit gaano kaganda yung production quality niyan, kung pangit yung audio mo, lipat na lang yan. Swipe yan. Dilipat yan. Sa YouTube yun. Paano tayong mga podcasters? Wala tayong audio. Especially yung mga audio, wala tayong video rather. Especially yung mga audio only, yung mga purists na tinatawag na audio. Yeah. Paano mo makukonvey yung message mo kung pangit yung audio quality mo? Diba? So, for example, this is not me, pero example lang, yung podcast is discussing about relationship. Relationship yung topic. Kasi yung sikat, yung madami, di ba? Yung isang podcast, ang topic is about ghosting. Mandami yun, naalala ko last year, nung August. Ghosting. Kasi August. August. So yun, naalala ko yung last year, ang daming relationship topics about ghosting. So, pag pinakinggan mo yung isa,
tapos medyo hindi maganda, lipat ka. Sayang. Sayang yung opportunity na mapakinggan yung episode mo kung magsuswitch lang or lilipat lang yung listener. So, audio quality, though at first it's not that important, if especially if you're starting and you don't know yet what you're doing, okay lang yon. Pero there's always an expectation that eventually you will be improving. You will improve. Lalo na kung ginagawa mo yan on a consistent basis and nagre-research ka at ina-apply mo yung mga natutunan mo while you're studying what techniques to do or, you know, editing tips na nakuha mo sa group or sa YouTube or sa kung saan man, kesa sa workshop yan or a specific course. Believe me, that's what I did. Ma-apply mo yun and eventually, mag-i-improve ka. Kasi practice lang naman yun eh. Pag palagi mong ginagawa, yung repetition, pag palagi mo yung ginagawa at nakuha mo na yung tamang timpla sa pakinig mo. Kasi kung maganda sa pakinig mo yan, most probably maganda rin sa pakinig ng iba. Para lang naman tayo ng hearing senses eh. Malakas at mahina lang naman yan eh. So yun. So importante ang audio quality in my opinion. Kasi yun lang yung pinangahawakan natin sa listeners natin. And we are only borrowing the listener's time. Kung 20 minutes man yan, kung 1 hour man yan, or long form na 3 hours, mala Joe Rogan, or kung sino mang podcaster na naglo-long form, binabaro lang natin yung mga time ng listeners natin. So, let's ensure that if they click the link and it routes to our episodes, ibigay natin sa kanila yung 100% quality. Hindi big naman ibig sabihin nun, yung perfect yung editing ha. Yeah. Yung, alam mo yung wala lang ums, walang us, walang mga ganun. Darating tayo dyan. Yung mga breathing, mga ticks ng ano, mga clicks, mga hiss. Darating tayo dun. And, wag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Kasi yung iba, most probably, yun yung trabaho nila, kaya magaling sila. Mm-hmm. Yeah. Kung nagsisimula ka pa lang, ito lang yung kaya mong gawin, improve mo next. Don't ever compare yourself to others kasi pag ginawa mo yun, you're just setting yourself to fail. And hindi natin gustong mangyari yun. So, don't ever do that. You can improve by, you know, by practice. Mm-hmm. Yun, practice lang. Okay, so say it's a guest, ano, it's a guest type of podcast. How can you help your guest provide quality audio? It's something you cannot control. Anong, what works for you? Ganto, ito secret. Actually, hindi na to secret na na-share ko na to maraming beses na eh. If there is a capacity for the guest to record their own audio, do it. Halimbawa, ako, kinuha akong guest, ira-record ko yung sarili ko tapos isa-send ko dun sa host. Para yung register nung recording, maganda pa rin. Minsan nga ako pa yung nag-e-edit eh. So yun ang ginagawa ko. Number one is I guide the guest. Ginaguide ko sa settings. One time, meron akong guest na aspiring podcaster. Gusto niya mag-podcast. So, tinuruan ko ng settings. Nag-share screen muna kami. Yung sa pre-meeting, nag-share screen kami. And then, ginaid ko siya kung ano yung settings na nag-work sa akin. Tapos, in-apply namin dun sa settings ng microphone niya. Or dun sa software niya. So, yun. So, nung nagre-record na kami, sabi ko, sige, press mo na yung record. Na-record niya yung sarili niya. Tapos, nare-record ko yung sarili ko. And then, nagre-record din si Zoom online. Or si Google Meet. Uh-huh. Yes, si online. Ngayon naman, ang maganda naman dun is yung recorded voice nyo online, yun na yung gagamitin mong guide para i-match, i-mix and match yung recording mo at saka recording ni guest. Yun. So in your yung una kong were ginagawa. Were they willing to cooperate? Okay naman sila. Some. Some not really enthusiastic about it. So if that's the case, meron namang mga software
na pwede niyong gamitin to provide, you know, a good audio quality. Pwede ba nating sabihin mga ano, mga yeah, software? Sure. Yeah, ito. Yeah, si Zoom. Pwede yan si Zoom. Si StreamYard. Si OBS. Si Zencaster. And many more. So, huwag kayong mag-stick kung ano yung alam nyo lang. Mm-hmm. Pwede kayong mag-ano? Pwede kayong mag... Explore. Pwede nyo mag-explore. Pwede nyo pag-tripan kung ano-ano. Kasi yung mga sinabi ko, libre yun eh. You can play around with it. Kung hindi man siya libre, merong free version. So, yes. Huwag kayong matakot mag-explore or sumubok ng ibang bagay na hindi kayo familiar. Kasi malay nyo, yung bagay na hindi kayo familiar, yung pala yung mas maganda. Mas maganda yung output, mas maganda yung outcome. Gaganda yung content nyo, gaganda yung audio quality nyo. Kung hindi man mag-work yung manual recording. So, yun. Yun yung ginagawa ko. And, sinimulan ko siya, yung manual recording, sinimulan ko siya dun sa, yung guest ko yung The House Bands. Yung podcast ko na group. Ginest ko sa JTT. Ganun yung pinagawa ko. And, grabe, para kami magkakatabi. Pag pinakinggan nyo, para lang kami nag-uusap. Kasi nga, minix and match ko na lang siya through post. So, yun. Maganda yung outcome sa akin. So, ganun yung ginagawa ko. Tinesting ko lang yun, actually. Eh, nag-work. Nag-work. Nice. So, yun. Okay, now, for aspiring VAs who are also listening here, do you think it's helpful to start a podcast when you want to become a VA? I agree. 100%. Kasi, paano mo ma-apply yung skills mo dun sa client mo if you haven't experienced it firsthand? Now, don't get me wrong, may mga ganong tao. Yung mga sobrang skilled na tao, kayang gawin yon. Ma-share ko lang. Dun sa Cutprint Podcast Network, meron kaming Podcast U or Podcast University. Huh. Yung mga aspiring podcasters na tinutulungan namin or tinutulungan ng network to produce their own podcast. Meron kaming naka-line up ngayon sa Podcast U na intern ko before. Intern. Yung magawa ng something sa background ng podcast. During his internship, yun yung clue, his. During his internship, pinapabayaan ko siyang mag-decide kung anong gagawin niya dun sa show ko. Kung ano yung idea niya, kung ano yung tingin niya na bagay dun sa show, dun sa week na yon. I let him decide kung ano yung graphics. Now, nagpa-podcast na siya. Sabi niya sa akin, ito through messenger lang, sabi niya sa akin, pag pala nag-podcast ka, iko-consider mo na baby mo siya kasi ikaw ang magde-decide from start to finish. Which is true. And the reason kung bakit ko siya pinabaya mag-decide on some aspects of my show is because I know that he will become a podcaster someday, and true enough, it happened. Na-experience niya kung paano gumawa from start to finish. And same goes with being a podcast VA. Paano mo magagawa yun kung wala kang experience, di ba? And having a podcast of your own, yun na yung experience mo, yun na yung portfolio mo. Pwede mong ibigay sa client yun na, especially yung mga clients, diba? Can I please have your portfolio? I don't have a portfolio but I do have my own podcast. Here it is. Pag pinakinggan nila, pag nakita nila, uy, ang dami ng episodes. Ano na? may alam na to. Experience na to. Marunong to. O, sige. Yan, pag chinek nila yung show notes, uy, maganda yung pagkakasulat. Uy, maganda yung pagkakarecord. Uy, maganda yung ano, maganda yung editing. It's an opportunity for you to, you know, to be hired.
which is your goal, di ba? So, yes, I agree. If you wanted to be a podcast VA, try it first. Kahit mag-record ka lang ng sarili mo, wag mong i-publish. Kasi ginagawa ko yun before eh. Nagta-testing-testing lang. And then pakinggan mo or pakinig mo sa ano, pakinig mo sa jowa mo, pakinig mo sa family mo, pakinig mo sa friends mo. What do you think about this? Diba? O pag nagustuhan nila, isipin mo, pwede ko kayang i-publish to? Ko kaya again, it's your decision, diba? Publish mo. May nagkaroon ng listeners. Okay. Yeah. Now, pag mag-a-apply ka na, being a podcast VA, may experience ka na. Nagawa mo na siya. And at the same time, since ginagawa mo na siya, may improvement na. Again, it's another opportunity for you to earn and, you know, another opportunity to be hired. Okay. So the takeaway I have is to grow your podcast is, ano to yung natutunan ko? Be consistent, number one. So kailangan talaga maging consistent tayo. Number two is optimize our titles. Number three is, ano ba yun? I forgot. Nakalimutan ko yung isa. Basta tatlo yung nakuha ko sa... Kaya mo yan. Mom brain! sa VA na itong isang to. And I have to agree, kung if you can start a podcast or, you know, experiment if you wanna be a VA, nakakatulong talaga siya. Kasi you will also know the pain points of the of your possible future clients. Alam mo yung napapansin ko sa group. Ito yung number one na napapansin ko sa group. I am an aspiring podcast VA. How to be one. Paulit-ulit yan. Every day, every week, every month, may lalabas na ganyang questions. I don't have a portfolio. I don't have a portfolio. How can I have one? Diba? In order Naalala ko na. Do not go with the flow. Like, go against the flow. Okay. And be brave in doing that. Sorry. Nakat ka tuloy. Pag hindi ko sinabi, okay, makakalimutan ko na. Baka di ka makatulog. Ayun. So, okay. Ayun. So, we have questions. How was your first podcast episode po? How was the process nung first time pa nyo mag-record? Okay. Very first episode, it was done using an iPad and this microphone. Ayun. Ito. Yan. Ah. Ito. Though branded siya, pero compare this to this. Yeah. Alam kong bakit ginawa ko to? It's because this is the mic that I do have at the time. Nung nag-start ako ng JTT, marunong na ako mag-edit nun. But I opted to use an iPad. That is to prove that you can start content creation by using whatever resources that you have. All you need to do is to start. That's a good point for the other question. Merong ano eh, equipment recommendation. Equipment recommendation, kahit ano, you can start podcasting using your mobile phone. Yeah. Ayan. Kasi itong mobile phone natin, bukod sa maganda yung mic, kasi syempre, we use it for calling, di ba? We use it for video conferences. Mm-hmm. Maganda yung quality ng mic ng mga phones natin. Even the mid-tier phones, mga budget phones, maganda yung mic nun. So if you really wanted, you can use your phone. Kahit yung recording, yung recording software, yung voice recorder ng phone, maganda rin yun eh. Mm-mm. Tsaka nandun na. Mag-start ka ng podcast, record mo yung sarili mo. Pagtapos ka na mag-record, patayin mo. Export mo. Kung may anchor ka sa kung may anchor ka sa phone, pwedeng dun eh. So, you can start using whatever equipment that you have.
Pero when you're asking for recommendations, it always depends on the budget. Mm. So, merong may budget meal na low tinatawag. Low budget, yes. Yeah, may mga low budget, budget meal. Meron namang ano, mid-tier, tsaka merong high tier. So, itong gamit ko ngayon, it's not sponsored by Rode. Pero I'm using Rode PodMic. Ano na to? Mid-tier na. Yung mga, yung mga budget. Oo, mid to. Dito, high. Ito, mid lang to. Yung pag sinasabing, ano, ay, shout out, Sir Miko. Thanks for watching, as always. Ano yan, supporter ng group support, yan, si Sir Miko. Yes. Ayan. Going back, kahit yung mga 800 pesos sa Lazada, pwede na yun. BM 800, tas V8, mm-mm, tamang settings lang. Connect nyo sa phone nyo or connect nyo sa computer nyo. Tamang settings lang. Magiging, ano, katunog ng Shure SM7B yun. Ah. Oh! You have to post tips on that. Kung paano. Pwede. Diba? Sa setting. Kasi that's... How to sound... BM 800, how to sound like Shure SM7B. Lahat naman nadadali sa editing eh. Pwede mo i-compress, pwede mo maglagay ng effects. Ngayon, ino-normalize mo, ile-level mo. Ang question na lang doon, dapat meron kang guide kung paano ba tumunog yung microphone na gusto mong gayahin. So, yun. Ayan, next question. You mentioned about cut print. I'm not sure if how much details you can provide, but ang question is, paano po ba kumita sa pagpo-podcast? Paano kumita sa pagpo-podcast? Ito lagi kong sinasabi. Wait lang ah. Sure ako dito, alam nyo to eh. I know that. Ito. Yan. Game. If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. Yung script ng Anchor. Yeah. First thing, use Anchor. Kasi that's, I think, $15 for every 1,000 listens, every 1,000 plays, regardless of the platform. So it's a good way to start earning on your podcast. Yun, maglagay ka ng Anchor ad. Next is sponsorships. Pwedeng, maraming types of sponsorships. Ito. Check ko lang. Merong tinatawag na 30-second pre-roll or 10-second pre-roll or 20-second pre-roll. Depende yung sa duration. May pre-roll. Ibig sabihin nun, si sponsor or si advertiser, meron kang script na sasabihin before the start of your episode. So yun, kaya nga sa tinabing pre-roll. Meron din namang mga mid-roll or baked-in ads. Nasa gitna. Halimbawa, we're talking about something and then you pause at the middle and then you discuss the sponsor. Yeah. Parang ano, parang sa YouTube, di ba? Well, before we proceed, please have a listen to this segment's sponsor. Ganun. Meron din namang bibili ni advertiser yung buong episode. Para this episode is sponsored by yada, yada, yada. Pero, before ka dumating sa point na ganun, kailangan establish ka muna. Kasi, yeah, if you are a starting podcaster, hindi ko masabi kung meron agad mag-sponsor dun eh. So, the best way is use Anchor first in order for you to earn and then eventually make your way up para makilala ka ng mga advertisers to sponsor your shows. Meron din tayong tinatawag na affiliate links. Diba? Katulad yung sa akin, meron akong affiliate link sa
sa Lazada, meron din akong affiliate link sa Shopee, meron din sa Epidemic Sound, which you should check dun sa page ko. Yes. Kasi if you wanted to support, just click those links. Anyway, yun, affiliate links. You will earn something if, you know, your listeners will buy the product. So, maraming ano, maraming ways on how to earn. And then meron pa yung isa, which is yung pinaka-importante for me, in my opinion, is that kukunin kang speaker. May TF. Yeah. Mas malaki yun. Mas malaki pag may TF. And ano ba sabihin to? Ikaw yung magpre-presyo kung magkano yung TF mo. Yun. Yun na lang para safe. Pero hindi, kasi ano eh, ikaw yung kukunin eh, di ba? So, yeah. Price mo, di ba? Mm-hmm. Kung mag-agree kayo or mag-agree si client, that's good. If, kung hindi naman, di meet kayo halfway. Depende kung magkano yung pag-uusapan nyo. So, those are the ways on how to earn. As far as I know. That's how I did it. Tanong. Nice. That's how I... Pag nagpo-post po ba sa Anchor, napo-post na din po ba siya sa Google Podcast? Yes. Yes. Automatic yan. When you go to anchor.com, meron siyang distribution under settings. Yes. So, automatic doon si Anchor, si Breaker, si Google Podcast, si Overcast, si Pocket Cast, si Radio Republic, and Spotify. Meron akong sadyang hindi nilagay si Apple Podcast. Kasi you need to get or you need to link your RSS feed sa Apple Podcast para mag-show up sa Anchor mo. Yeah. So if you're asking for Google Podcast, yes, that's automatic. That's I think that's part of their agreement, Anchor and Google, mm-hmm. even though Anchor is owned technically by Spotify. Mm-hmm. So ang hindi lang kasama is si Apple Podcast and si Amazon Music. Amazon, I took advantage of Amazon para may ibang reach din. Mm-hmm. Kahit wala siya sa Anchor, pag may kasi pag nasa Amazon ka, parang feeling mo social ka. Taga Amazon ako. Charot. Yeah. Ayun. I'm an aspirant podcaster po, pero pag nagtry ako mag-record, parang awkward pa po. Nako-conscious ako sa voice ko. Ha ha ha. Is it normal? That is 100% normal. Yes, it especially is. Actually, kung hindi ka sanay. 'Di ba? Kung first time mong gagawin 'yon, talagang awkward 'yon. Tapos excuse me na lang po. Paano kung hindi pa maganda yung register ng voice mo? Di ba? Kasi hindi naman lahat maganda yung boses. Kahit nga yung mga, ano eh, yung mga singers eh, pag nagsalita ng normal yan, hindi naman maganda yung boses eh, di ba? May mga ganun. So, kung hindi ka pasanay or first time mong gagawin, practice ka. Para maging confident ka. Ano to eh, cliche eh. Pero pag tumingin ka sa salamin, tapos nagsalita ka, nag-work yun. Old saying lang yun, practice ka sa harap ng salamin. Mm-mm. Pero totoo yun. Yeah. Para mag-gain mo yung confidence mo, kausapin mo yung sarili mo, pero on a nice way. Ha? Wag mong ano. Baka mapagkakalit yung pag may nakakita. Okay, isipin ng kapitbahay mo. Pero itong pagka-feeling awkward, to be honest, kahit ang tagal mo na nagsasalita, when you hear your voice, I don't know, if it's just me, pero meron pa rin nag-aano na, sira meron talaga tong equipment na to. Sinisi sa equipment. Meron pa rin, totoo yun. Storytelling ulit. Merong client na nagpapa-edit ng video. Mm-hmm. So, gusto niya ng audiogram. Aha. Gusto niya ng audiogram. So, ang ayoko naman bigyan ng headliner lang si Ate, di ba? Kasi, alam mo yun,
Mag-effort ka naman kung ano. Pero nothing against headliner. Napakagandang tool nun. Napakagandang website nun. If you wanted to use or to do audiogram, check out headliner.app. Hashtag not sponsored. Pero if you're gonna earn something from it, exert some effort. So what I did, I used After Effects para mag-create ng audiogram. And then, sinend ko kay client yung sample. That was episode 3. Si 3MB. Uh-huh. Sinabi ko kanina. Nung pinakinggan ko na siya afterwards, ibang-iba yung tunog niya compared dun sa tunog ng show ngayon. Dun, first time kong na-awkwardan sa sarili ko. Kumita pa ako nun. No, promise. Real life. Real talk. Nangyari yun. Nag-send ako ng sample kay client yung episode 3. Kasi yun lang yung ano eh. Yun lang yung nagawa ko ng ano eh. Yun lang yung nagawa ko ng may audiogram na full episode. Mm-hmm. Yeah. Tinesting ko lang. Yun yung sample na binigay ko. Tapos pinakinggan ko ulit. Iba. Nag-cringe ako. Ayun, so yeah. Huwag nyo nang balikan kung ano yun. Huwag nyo nang balikan kung ano yun. Pero... Okay, send ko na yung link. Ngayon na. Okay, ito magkakaalaman na ng ano to. Magkakabukingan na. How old are you po na nag-start kayo mag-podcast? Last year lang. Sinabi ko na kanina. Baka hindi nakapag-start ito. Okay. Pero okay. Okay lang yan. I have one more. Last na to. Okay. Thank you so much, everyone, for sticking around. This is a very helpful conversation. I'm pretty sure you learned a lot from Jeck. Okay, speaking of phone lang ang gamit para mag-record, may recommended app po ba kayo na ginagamit for audio or pwede na yung recorded sa phone? Pwede na yung recorded sa phone. Pero kung gusto nyo na diretso na yung editing, I use, first is the Rode app, Rode Reporter. Meron, may app sila. Originally, sa iOS lang siya, pero a couple of months ago, nag-release na sa Android. So I installed it as well. So pwede na rin siya sa whether you're iOS user or Android user, Rode app. And then, merong free version na, wait lang, hanapin ko. Para sure. So, after Road Reporter, nilalagay ko na siya sa... Nawala. Wait lang. Wait lang po. Arte kasi. Nilalagay ko siya either sa BitSync for editing or Anchor directly. Pero nag-start siya sa Rode Reporter. Ito pa yung itsura ng Rode Reporter. Yan. Nice. Pero ba siyang mga may mga audio enhancement na ginagawa. Why is it different from the regular audio recorder ng mic, ng cellphone? Wala, Marte lang ako. Gusto ko lang load. Joke lang po yan. May automatic yung enhancement na ginagawa. Nice. Recorder. Nice. So, plug and play. Kahit lang, try mo lang. Download nyo, free yun. Great. Ayan, and that sums it up. Natapos na yung ating Q&A. Sobrang daming questions. Maraming salamat. But before we end and before I let you plug, because I, of course, we should let you plug, any advice to those who want to start podcasting? Well, parang kare-record ko lang yan kanina. Replay. Anyway, abangan nyo yun bukas. Paano ba?
paano kung replay nyo ito pinapanood so hindi na ito bumabas. So abangan nyo yung episode 4 ng season 3 of Jeck Talks Tech. It's called Kumare Talks Tech kasi I do have Kumare Talk as a guest dun sa episode na yon, and we discussed about podcasting tips. So, very fresh pa sa mind ko. Number one is just press that record button. Kasi walang mangyayari dun sa ni-research mo. Hindi ka aabot sa marketing. Sayang lang yung ginawa mong publication materials kung wala kang recording. So that's very important. Always record or just press that record button to start. Kasi hindi ka matatapos kung hindi ka magsisimula. So kung gusto mong simulan, gawin mo na agad. Saka mo na problemahin yung stats. Saka mo na problemahin kung may makikinig ba. Always record. Kasi you wouldn't know if you will not do it. And the second advice that I will give is be factual. Be responsible. Kasi gaya nga ng sinabi ko kanina, even on a small scale, someone will listen to you and someone will believe you. So always ensure that whatever topics that you are discussing is based on facts. You don't have to be an expert. You don't have to be, you know, knowledgeable about it. As long as responsible yung ginagawa mo, meaning you're not spreading fake news. Yeah. Or, you know, basta may basis yung mga sinasabi mo. And even if it's your own opinion, just ensure na factual siya. Be responsible. Yan. Those two steps or those two tips. Thank you so much, everyone. Jeck of Jeck Talks Tech. Lagi ko na ito. Lagi akong ano, tongue twister ito. Please tell them how they can find you. Oo nga. Tongue twister na siya. Tapos meron pa siyang ano, meron pa siyang subject verb agreement. How can they find you? We are always available wherever you get your favorite podcast. This is yung mga sinabi ko kanina, but I'm mainly promoting Spotify and Apple, number one sports or number one tech news podcast in the Philippines. 51 straight days as of this recording. Grabe, maraming salamat po. Yes, thank you. And Facebook page, facebook.com/JeckTalksTech. Next week, mali na naman ako eh. On June 25 and 26, merong event live stream si Cutprint Podcast Network. It's a celebration of Pride Month. As you can see on my background, I'm a proud ally. It's a live event. Just check Cutprint Podcast Network's Facebook page for more information. Yon. Okay. Hindi ko alam kung tama yung binigay ko, so ipapasok ko tong tanong na to. Ano po ulit yung two apps? Road Reporter and? Amen. Ulit. Anchor kasi yung naalala ko. Anchor. Diretso mo sa Anchor or sa BandLab. Ah, oh, BandLab. Yun. Ito. Ano daw yun? Pahabo lang. Ayan. Pahabo lang. Ayan. Napakaganda. Ayan po siya. Ano siya? Wait lang. Para siyang ano? Para siyang garage band na sa Android. Ah, nice. So, kung nasa Android ka, BandLab. Is that one word or ano, two one words? Word. One word lang. Okay. Mm-hmm. Ayan. Si or Peter nasa, is also a supporter ng group. Oh, si Sir Peter. Thank you. Thank Thanks you for listening. Ano yan? Naputol na naman. kung iOS user ka naman, diretso mo na sa GarageBand. Yun din yun. Yeah. Okay, once again, iPhone lang yan.
Yeah, once again, thank you so much, Jeck. Finally, natapos din na drawingan, na kulayan at lahat na. Nakulayan na yung drawing. Na i-publish. At maraming salamat sa inyong pakikinig at sa I hope that you learned. And please, for the love of podcasting, continue learning and continue researching and press that record button. Always. Happy Father's Day sa lahat ng mga Thank tatay. You. Thank you. Bye-bye. Nice to be had. I hope that video helped, and if it did, make sure to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga future videos. To know more about podcasting and podcast management, join us in our exclusive Facebook group. Simply search Podcast VAs Philippines. Have a great day. Okay, all right.